Hello mga paps, sama niyo ulit ako sa aking video. Ngayong araw, gagawa tayo ng panibagong luto. At ito ay tinatawag natin na surf and turf. Isa siyang American na pagkain with mashed potato at saka chimichurri sauce. Ang mga kailangan natin sa ating chimichurri sauce ay parsley, at saka oregano, fresh yan from the garden. Pero kung wala kayong fresh, pwede kayong gumamit ng dried. Kung wala kayong fresh sa inyong mga bahay or kung saan kayo nakabase, pwede kayong gumamit ng dried yan. At syempre meron din tayong olive oil, red wine vinegar, saka pepper flakes or chili flakes, at garlic. Meron tayong asin at paminta para sa lasa ng ating chimichurri. At syempre para sa ating mashed potato, meron tayong ditong patatas. At syempre tulad ng sinabi ko nung nakaraang video, kailangan ibabad natin sa tubig para hindi magkulay brown yung patatas natin. At meron tayong nutmeg at saka butter at saka heavy cream. Ang ating surf and turf, meron tayong ditong steak, beef, saka para sa ating aroma, meron tayong thyme, saka rosemary, saka garlic, at syempre yung ating lobster. Tingnan mga paps, mas malaki yung ulo kaysa yung katawan. Dapat yan ang dapat baliktad eh, para mas maraming laman. Yan, mga paps. At syempre, gagamit din tayo yan ng asin, paminta at olive oil para sa ating karne. At syempre, butter mamaya. Sa mga hindi po nakakaalam, yung chimichurri po ay isang unique na sauce na galing Argentina. Para siyang pesto. Yan po ang ginagamit nila na sauce para sa mga grill na karne, ganun, sa Argentina. Yan po ang unique sa kanila. Yan mga paps, bago natin umpisahan na gawin yung chimichurri, lutuin muna natin yung potato para sa ating mashed potato. Kasi medyo matagal-tagal na lutuin yan. Kailangan yan na malambot para madaling imas. And lagi kong ginagawa, nagpainit na ako ng tubig para sa ating pag-boil ng potato. Yan. Lagay na natin. Yan. Dahan-dahan lang mga paps, baka matalsikan kasi mainit yung tubig. Ito naman, wala namang problema eh. Kahit lutong-luto yung ating patatas, mas maganda pa para mabilis nating i-mash mamaya. Saka yan mga paps, napapansin nyo, lubog na lubog oh, para hindi mag-brown. Ayan mga paps, habang hinihintay natin na maluto yung ating potato, gawin na natin yung ating chimichurri sauce. Yan, ang kailangan lang natin, kuha lang tayo ng isang ganito, hindi ko alam kung anong tawag. At syempre, yung ating hand blender, yan. Yan, pagsama-samahin lang natin lahat. Oops. Siyempre, yung garlic. Paminta. And salt to taste. Yan, dahan-dahan lang mga paps. Huwag makadamihan, baka maalat. Pwede naman nating dagdagan. Siyempre, yung ating chili flakes. Konti lang din ang nilagay ko kasi ako lang kumakain ng manghang dito sa amin. Yan, hindi masyadong manghang. Siyempre, yung ating red wine vinegar. Yan. At saka yung ating olive oil. Yan. Kung kukulangin yung olive oil natin, pwede nating dagdagan. At yan mga paps, mag-iingay muna tayo ng konti. Dudurugin natin to.
At ito na mga paps ang ating chimichurri. Para siyang pesto. Yan. So, yan ngayon mga paps. Tapos na natin yung chimichurri. Ngayon naman, aalisin natin ito. Siyempre, paminta. Olive oil. Babalik tara natin at ganun din sa kabila. Yung isa, parang yung isa din. Ayun. Ang dami niyang aligi, oh. Bakit kaya? Anong nangyari? Mataba siya. Pero malaki ang ulo. Mas malaki yung ulo kaysa yung katawan. Yan, tutusok lang natin sa gitna. Siyempre mga paps, kailangan natin mag-ingat para hindi tayo masugat. Yan ang pinaka-the best dun. Imbes na maging masarap yung ating lulutuin is maging dinuguan. Yawn. Bakit wala siyang kinain? Siguro lumabas na. Normal, nandito yung sa kinain niya, sa likod. Yan, wala. Ayun, wala siyang kinain. Tanggalin natin itong maitim dito, yun yung pinakabatok mo. Yun yung dumikit sa kanyang ulo. Ayan, mga paps, ang ating lobster. Siyempre, kailangan din yan ng konting ano lang, olive oil. Oops. Kasi mamaya grill natin dyan sa ano yan. Butter with lemon juice. At syempre, yung ating bawang at timya, rosemary. At yan mga paps, malambot na yung ating potato. Tatanggalin na natin sa tubig para medyo madry. O ayan mga paps, kitang-kita nyo naman, pinagsabay-sabay ko ng tatlo para mabilis. Itong isa, para sa ating steak. At yung isa naman doon para sa ating lobster at itong isa para sa ating mashed potato. Kaya ang gagawin natin, lagay na natin yung ating heavy cream. Yan. Siyempre, painitin muna natin yan. Yan. Wait, meron pa. At yung ating nutmeg. Maglagay tayo ng konti. Huwag masyadong marami mga paps kasi masyadong intensive yan at saka maglalasang nutmeg na yung ating mashed potato pag madami. Yan, ganyan lang. Pwede na yan. Siyempre, maglagay tayo ng butter. Yan. At siyempre, asin. Konti lang, dahan-dahan lang, baka mapaalat. Pwede naman nating dagdagan mamaya. Saka yan mga paps. At yan, gagawin natin ngayon mga paps ay babalik na natin yung ating patatas. Yep. So, yan. At syempre, dudurugin natin.
So, yan mga paps. Yan na yung ating mashed potato. Yan. Siyempre, dito sa tabi niya, lulutuin na natin yung ating steak. Papansin nyo mga paps, hindi ako naglagay ng mantika dahil siyempre, meron na tayong olive oil. Saka kung gusto nyo yung medium ang steak nyo mga paps, ang gawin nyo lang is high heat. Tapos, i-grill nyo ng 1 minute every side. Tapos, i-medium heat nyo. Tapos, i-grill nyo ng ano, mga 3 to 4 minutes every side na. Pagkatapos nung ano, high heat. Yan. At syempre, dyan sa kabilang kawali, maglagay tayo ng butter para sa ating lobster. Yan. Yan. Syempre. Yan mga maps, napansin nyo kanina, hindi ako naglagay ng ano, mga asin, mga seasoning. Dahil ang lobster naman ay meron siyang sariling lasa. Tsaka papalasahin yan mamaya ng ating butter. Yan. Ang lobster mga paps, hindi kailangan yan ng lutong-luto para masarap, hindi siya dry. So, dito naman sa kabilang palayok, update natin yung ating steak. Ayan. Kikita nyo yan, oh, mga paps. Medyo, yan, medyo golden brown na. Yan, oh. Balik tayo natin. Yan! Malapit na sa katotohanan yan, mga paps. Siyempre, ito na nga yung sinasabi ko. Rosemary garlic. Yan. Rosemary with thyme and garlic. Yan, same lang sila mga paps. Siyempre sa ating steak, maglalagay din tayo ng butter. Yun. Yun na. Kamanin natin. Yan. Kamanin natin yan. Yan. So mga paps, maglagay tayo ng konting lemon juice. Yun. Siyempre, gagawin natin ay para mas lalong sumarap yung ating steak, yung butter yan. At siyempre mga paps, ang steak, kahit hindi nyo titignan or hihiwain, malalaman nyo yan kung medium, medium rare, or well done. Sa pamamagitan lang ng ating kamay. Ito lang gamit natin. Ito mga paps. Ito.
Ayan. Ito, pag ganyan natin, pipindutin natin dito. Ayan, kita yung malambot siya. Ayan ang tinatawag na rare. Tapos, ibalik natin dito. Ayan. Medyo tumitigas na. Ayan ang medium rare. Saka dito, ayan. Medium. Patigas ng patigas. At saka ito, mga paps, well done. Ayan. Tapos, i-ano nyo yan. Ayan. Tapos, gagawin kung gaano katigas. Yun, mga paps, ang technique. Yan, luto na yan mga paps. So, bago natin i-serve yung steak natin mga paps, i-set aside lang natin yan ng mga 1 to 2 minutes. Yan, luto na yan, sabi natin dun. Siyempre, babalikan natin yung ating lobster. Ayun. Ayun na. Ayun na. Luto na din. Oh, siyempre, meron din siyang butter. Lalagyan natin din dyan. Ayun. Yan mga paps, luto na. O yan mga paps, ito na ang ating chimichurri surf and turf. Homemade yan mga paps. At sana nagustuhan niyo itong aking video at sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga susunod pang video mga paps. Yan, napakadali mga paps. Subukan nyo, napakasarap niyan. Mahal nga lang. Yan mga paps, maraming salamat. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat mga papski.